kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Purihin ang Diyos sapagkat inilaan mo ang oras na ito upang pag-aralan ang kanyang ginintuang salita. At dito mo matatagpuan ang kapayapaan, kagaligayahan at pag-asa ng kaligtasan. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na inyong masugid na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang malaman mo kung ano ang panukala ng Diyos para sa iyong buhay Kristiyano at maging karapat-dapat ka sa ikalawang paglating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. At binabati kong lahat ng ating mga viewers, kung saan ka man, kapatid, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, pagkalooban ka nawa ng mayamang basbas ng pagpapala ng langit. Kaibigan, nais kong magkaroon ka ng kopya nito para mas maraming at magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Magipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. At bukod dito, mayroon tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon, sa care group discussion at iba pang mga Bible study. Kaya purihin ang Diyos. At ang aking mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kaibigan na laging handa sa panahon ng pangangailangan. Walang iba kundi si Pastor Marvin Diaz. Ito po ang Ministerial Secretary at NDRIEL, Field Secretary dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na sumasabay-bay itong programang ito. Nais ko pong kayong batiin at nawa ang pagpapala ng Panginoon ay inyong maranasan. Thank you very much. Ang pangalawang makakasama natin dito ay walang iba din kundi si Pastor Abraham Del Rosario. Siya ang ating publishing director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti naman, Pastor Ray at saka Pastor Marvin. At napakasaya natin na mapaglilingkuran natin ang mga viewers natin, lalo na sa San Miguel Tarlac at saka De La Paz sa Tarlac, gayon din sa Buenlag at iba't ibang panig ng ating bansa na talagang sila ay nakikinig at nag-aaral, nanonood ng oras ng pag-aaral. At nais ko pong i-promote itong The Great Controversy. Marapit na po ito, mga kapatid, na magampanan natin ito sa Oktobre 14. Sama-sama tayo na maglilingkod sa Panginoon, mag-distribute itong Missionary Book of the Year na initiative ito ng General Conference ng SSD at ng NPUC, gayon din ng ating mga missions and conferences. Alam nyo, itong lesson natin nakapaloob po dito, yung kasaysayan ng madilim na pagpupunyagi ng mga Kristiyano para sila'y maging matagumpay na anak ng Diyos. Then mag-subscribe kayo ng Health and Home. Ito yung flagship ng Philippine Publishing House. At kung gusto nyong maging holistic ang buhay ninyo, symmetrically perfect, problema sa asawa, sa mga anak, at kung paano magpaunlad ng espiritual na pagkatao at kalusugan, nandito po, mababasa nyo lahat sa Health and Home Bookbound Year 2023 Edition. Lumapit lang kayo sa mga kolpultor natin at mga missions and conferences natin, Adventist Book Center. Purihin ng Diyos. Maraming salamat, Pastor Abe. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, sa manaming banal na binubukalan ng buhay at karunungan, magpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, habang kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. At nawa ang karunungan ng langit, ganun din ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maranasan. Upang sa ganun, O Panginoong Diyos, ay aming mga maturuan ng bawat isa at maging kapakipakinabang sa aming buhay Kristiyano at maging kagaya namin ang aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain ang bawat isa, patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming makasalanan. Ito hiling namin sa aming pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating panglabing isa na paksa ay ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop. Ito yung unang bahagi at ang sunod ay may pangalawang bahagi pa dito. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 7
2 at saka 3. Ito pong sinasabi. At nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Napakaganda ang ating leksyon ngayong linggong ito, Pastor Marvin at saka Pastor Abe, sapagkat makikita natin ang malaking dagok ng tunggalian ng tama at mali ang Panginoong Diyos at ganun din ang kaaway na si Satanas, mga kapatid. Kaya makikita natin dito ang tatak ng Diyos at ano naman ang tatak ng hayop. At maunawaan natin at magkakaroon tayo ng pagpipilian kung saan po tayo dapat doon nakaalalay at doon tayo mabubuhay ayon dito sa leksyong ito. Sapagkat ang pinakasentro nito ay hinihingi ang bawat isa sa atin na sumampalataya at maging tapat at ganun din hinihingi lalong-lalo na ang ating pagsamba. At meron tayong tinutukoy dito na tatlong punto, mga kaibigan, na ating papag-aralan. Ang unang-una dito ay tatlong E. Una ay enduring faith, enlivening faith, at ang pangatlo ay enabling faith. At ito yung ating paaming pag-aaralan dito sa studio, mga kaibigan at mga kapatid. Ang unang punto dito ay enduring faith. At ito ay pangungunahan tayo ni Pastor Abe. At pagkatapos niyan ay magkaroon po tayo ng discussion. Napakaganda ang iyong pagpapaliwanag sa introduction, Pastor Ray. Nabanggit mo kanina na ang central issue ng dakilang tunggalian sa pagitan ng demonyo at ng ating Panginoon ay pinag-uusapan dito yung katapatan o tinatawag nating loyalty. At sino ba talaga ang merong kapangyarihan? Mm-hmm. Sino ba talaga ang dapat sambahin? Ang demonyo po ba o ang ating Panginoong Hesus? Yan yung mga issue na ating pag-uusapan. Then, malalaman natin dito na sa Revelation 13, nandito yung kapangyarihan ng hayop na siyang nagpahirap ng bayan ng Diyos. Kaya makikita natin dito na sila ay nagtapat. Okay? And emphasize yan ng Revelation 14 verse 12, di ba? Na ang here is the patience of the saints, here are they. So yung patience, it means enduring, synonymous ng salitang patience. Then, dito makikita din natin sa ating leksyon yung kapangyarihan ng maliit na sungay na ito ay iprinupisiya ni Prophet Daniel ng matagal na panahon. At yan ay merong koneksyon sa Revelation chapter 13, mga kapatid. Then, dito pinag-uusapan dito yung son of perdition. Okay? So, sa 2 Thessalonians chapter 2, na itong mga ito na dinidescribe ng banal na kasulatan ay kanilang gustong agawin ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito ay makikilala natin na nandito yung panliling lang na pagsamba. Okay, counterfeit the worship na karamihan ay hindi napapansin na tilabagang mabuti. Ngunit kung titignan mo sa Biblia, ay talagang hindi ipinapahintulot ng Panginoon. Hindi pagsamba iyon sa Panginoon, kundi pagsamba sa hayop o kaya'y yung author ng pagsambang ito walang iba kundi ang demonyo. So dito din mapapag-aralan natin kung paano ang hayop, ang kanyang kapangyarihan ay lumago mula sa nasirang Romanong Imperyo noong unang panahon. At dito makikita natin yung kanyang pag-aangkin na meron siyang prerogative na kagaya ng Diyos. Meron siyang kakayanang magpatawad, may kakayanan siyang gumawa ng mga tanda at himala at ilan ng mga bagay na makikita natin. Pero ang lahat ng mga bagay na yon ay mapagtatagumpayan natin sa isang salita, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ito yung motivating force ng kaharian ng Diyos na tayo ay magtatapat. Madidiscovery natin, Pastor Ray, na nandito ay
sa binasa mong talata, ang mangyayari, ang mga bagay na ito, at ang sabi nga dito sa Revelation chapter 7, para maidiin natin yon mga kapatid, yung talatang binasa ng ating pastor, verses 2, 3, and 7, nang sabi niya, at nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. Mm-hmm. Tandaan niyo yon, nabuhay at siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at dagat. So ito, yung four winds na ito ay salot na darating. Pero sumigaw ulit ang ano at nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o mga punong kahoy hanggang aming matatakan sa kanilang noo ang mga alipin ng ating Panginoong Diyos. So, merong tatak ang Diyos. At ang tatak na binabanggit niyan, Pastor Ray, ay yung araw ng Sabat, tanda o tatak ng ating Panginoon. Mm-hmm. Yan yung zeal of God. Then, meron namang counterfeit Sabat o kaya'y panlililong Sabat na yan naman ay tatak ng hayop. Mm-hmm. Na kung isesentro mo, tatak ng demonyo yan. So, mapanganib. So, dito natin makikita na itong enduring faith pala, Pastor, ay kailangan natin amidst of persecution, bagaman may false Sabat, bagaman mayroong persecution na darating, mangyayari yan dahil alam ninyo ang kapangyarihan ng hayop ay manakot para sumunod ka doon sa hindi tamang pagsamba sa Panginoon. So dito, ipinaliwanag sa nakaraang lesson natin na nandito yung tatlong mensahe mga kapatid ng mga sinugong anghel. Na sa Revelation 14 verse 7, ito ay panawagan na sumamba lamang tayo sa lumalang ng langit at lupa. At gayon din, inintroduce din sa verse 8 na nandito yung huwag tayong sumamba sa hayop. Okay? At yung hayop na yon siya ang may author ng isang pagsambang huwad sa harapan ng ating Panginoon. Then, sa verse 14, nabanggit na natin kanina na ang mga tapat ay nag-iingat ng utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus. So dito makikita natin yung dalawang karakteristik ng mga nalabi na bayan ng Diyos. Sila ay nag-iingat ng utos, then at the same time may pananampalataya sila ni Jesus. So yung biyaya ay ibinigay sa kanila ng Panginoon sapagkat sila ay nagtapat, nagtiis. Kaya yung ating first subtopic ay enduring faith. Nandoon yung pagtitiis, yung pananampalataya nila ay nagtiis hanggang sa wakas. So kasi ang nakasentro sa kanilang buhay ay ang Diyos lamang ang kanilang kalakasan, ang Diyos lamang ang kanilang pag-asa, at siya lamang ang dapat panilbihan at sambahin dahil siya ang lumalang sa bawat isa sa atin. So itong salitang ito, Pastor, pakibasa mo sa Romans chapter 8 verse 1, then tingnan natin din yung punto na ibibigay po ni Pastor Diaz mamaya. Romans 8 verse 1. Ngayon, ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Oh, so, yung pananampalataya ni Jesus, mahalaga yon. Kung meron tayong pananampalataya na kagaya ni Jesus, paano tayo hahatulan? Ano? So, hindi tayo hahatulan sapagkat isinakabuhayan natin ang salita ng Diyos, ang pananampalataya ni Jesus. At hindi lang yon, talagang sinunod natin yung sampung utos ng Panginoon. So dito pala, Pastor, napakahalaga ang pananampalatayang matatag sapagkat may tunggalian na nag-aagawan ng pagsamba. Yeah. Na ito'y nililin lang yung kaaway ang mga taong sasamba sa Diyos na tunay at kailangang ito'y maging matatag at paglinlang niya ay matindi. Kaya pilitin ka pa pagdating ng panahon. Kaya kailangan ito'y magiging matatag tayo, matibay tayo. Kailangan magtiis din tayo sa kanyang persecuting power, ano, Pastor Marvin? Dahil itong halimaw na ito, itong hayop na ito ay persecuting power ito. Hindi tama, may tradisyon, iba't iba ang kanyang tinuturo na hindi sangayon sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya ito'y makapanlinlang. Kaya nga lang, gusto niyang sambahin natin siya. Sinabi mo, demonyo agad, ano? Ay, mahirap yan. Walang may gustong sumamba sa demonyo. Pero gumagamit siya ng paraan, mga tao, mga sistema, mga reliyon,
upang maipatupad niya ang kanyang yung hangarin. Behind that ay ang demonyo. Persecuting power ito na sinasabi, ang halimaw na ito. Kaya ay mag-ingat tayo, kapatid. Kailangan natin ang pananampalataya ni Jesus, na meron tayong pananampalataya rin sa kanya upang mapatibay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa pagdating ng panahon ng kabagabagan, Pastor, persecution, ay handa tayo. Tama. Kaya ang unang-una dito, enduring faith. Dahil mayroong dalawang puwersa na dalawang tatak. Dalawang puwersa na nag-aagawan. At kung saan ka man, ay kontra ka sa kabila. Hindi ka pwede dito sa gitna. Wala, there is no middle ground na ang kwan nito. Ano, Pastor Marvin, ano pong kwan nyo ito? Kuro-kuro nyo, Pastor Marvin, dito sa ating leksyon. Pag titignan natin itong ating lesson, and if we connect doon po sa previous, tandaan po natin na yung pong end time issue dito ay worship. Mm-hmm. Yung pong iniwan po natin na lesson nung nakaraan, yung pong Babylon, ito pong Babylon ay ito po yung confusion na kung saan at the end time issue, bakit worship? Kaya kinakailangan natin na ano ba yung seal of God and ano ba yung mark of the beast. And at the end time, mga minamahal kapatid, ito ay nakapaloob doon sa mensahe ng tatlong anghel. Doon, bakit nakapaloob dito sa tatlong mensahe ng anghel? Ito po yung three angels message, ito po sana yung ating Shema Creed bilang isang mananampalataya na ito ay ipabalita sa buong mundo. At itong seal of God at saka mark of the beast, nakapaloob po dito nandun po sa great controversy drama ito. At ang issue at the end of time is yung worship. Bakit mahalaga po itong worship ito? Kinakailangan ito, in the previous lesson na nakita po natin, nandun kasi yung hayop, yung halimaw, na nag-introduce siya ng maling system of worship. Then nag-introduce siya ng mga false teaching. And at the end, after introducing those things, at the end, gusto rin niya na magkaroon ng attribute of worship na ibibigay sa kanya. Yan po mga minamalakabad. Kaya pag titignan po natin yung ating memory verse, ang sabi ng mga anghel, huwag muna. Until we will seal the saints, yung mga anak ng Panginoon. Saan ito ibibigay yung seal? Doon sa no. Later on, makikita natin, kasi part 1 po lang po ito, yung sealing ay doon sa no. Ito po ay seal of God, doon po sa no. Then there is also the sealing of the mark of the beast, no at sa kamay. So, makikita po natin yung difference ito. Kaya, Pastor Rabi, Pastor Ray, bakit sa no ang sealing? Yung noo kasi, my friends, ay yan yung na-absorb mong karunungan, pagkaunawa. Isang unawa tungkol sa pananampalataya. Tapos yung seal sa kamay ay yung pagsasagawa mo sa bagay na natutunan mo. So, parehas naman. Dito. Ang Diyos ay tatatak siya sa noo natin, gayon din yung hayop. Tatatakan din niya yung noo, yung mga follower niya. So, ganun din ang ating Panginoon, the same. Tapos ang hayop ay meron din siyang tatak. Dalawa. Ang Diyos may tatak siya, ang hayop may tatak. Parehas silang gumagamit ng Sabat kasi karamihan ngayon, alam nilang Sabat ay yung first day of the week. Mm-hmm. So yung tatak ng Diyos, Sabat din. Yung tatak ng hayop, Sabat din ang pagkaunawa nila. Pero, so ngayon, paano natin madidistinguish yun? The same na Sabat ang ginagamit nila. Kaya doon makikita na natin na i-define ng Panginoon, na pag-aralan na natin doon na ang tatak ng Diyos ay yung ika-seventh day of the week. At yung tatak ng hayop ay yung first day of the week na ito ay itinatag ni Constantine the Great at gumawa siya ng Council of Laodicea noong 321 AD. Na noong first century kasi ang mga Kristiyano, ang pananampalataya talaga ay Sabat na ikapito. Pero noong first century, pinersecute ang mga Christian, gumagamit kasi siya ng kapangyarihan para magpasunod sa tao.
Pero ang Diyos naman, gumagamit siya ng pag-ibig para tayo ay makasunod. Yun yung pagkakaiba nila, my friends. So, kaya tingnan natin, Pastor Ray, kasi yung Babylon, ito ay confusion eh. Yeah. Ang ginawa ng Babylon ay lituhin ang tao. Gumawa siya ng counterfeit, tapos ito yung genuine. Bakit sa no itatatak? Pansin naman din, the sealing is in the forehead. It is the settling of truth. Yan, settling of truth. Pag sinabi pa natin settling of truth, alam natin eh, nadidistinguish mo yung tama o mali. Paunawa ang ito yung turo tama ng Babylon, ito yung turo ng banal na kasulatan. Because at the end time, mga kaibigan at mga kapatid, itong issue na ito ay magliling sa atin kung sino talaga yung ating susundin. Is it we are on the side of God or on the side of the beast? Kaya ito po ay mahalaga doon sa ating end time issue. At yung beast na ito, Pastor Ray, ulitin natin yung basahin doon sa Revelation 14:7 na binasa na kanina. At titingnan po natin doon sa 14:7, yan po ay mayroong kanyan eh, mahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya. 14:7. Ulitin lang po natin na basahin at bigyan po natin ng diin. Sinabi niya, sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Pansinin po natin, doon po sa verse na yan, nandun po yung title ng Panginoon eh, na sasambahin natin yung gumawa. Is the creator, mga minamahal kapatid. At iyon na i-link na dito na at the end of time, mga minamahal na kaibigan, it's the loyalty. Kasi yung pag-worship dito sa creator at the end of time, yun lang ang may link. Yun ang may link na kung saan marirecognize natin yung totoong ating i-worship. Kaya napakaganda po ito eh. Kaya in the midst, at the end of this time, in the midst na mayroong persecution, mayroong paghirap, and so on, but still, ang sinasabi ng ating lesson, we need to recognize the creator na kung saan ibigay natin yung tamang pagsamba sa Kanya. Yun din, kaya ayaw na ayaw nung Babylon eh, nung kaaway nito. Ayaw na ayaw niya. Kaya gumawa siya ng counterfeit na ito yung marka ng hayop o marka ng animal to destroy the genuine. Kaya mga minamahal na kaibigan, we can only decipher the genuine thing, the genuine worship, kung ano, we are settled in the truth. Yan. Kaya magkaroon lang tayo ng enduring faith pag alam natin yung tama, buhay na Diyos at yung biblical worship na tinutukoy po dito. In contrast, kasi doon sa verse 9, Pastor Ray, tingnan natin na doon sa verse 9, 14:9. Doon po yan eh. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Maliwanag, Pastor, na ang Book of Revelation ay kanyang in-unveil. In-unveil. Kaya Revelation po eh. It's the unveiling. In-unveil niya yung totoong worship. Tama, pagsamba. At in-unveil din niya yung marka ng hayop. Na counterfeit, mga minamahal na kapatid. Kaya, during the end time,
Merong pangkwanyan eh, may opposition eh. Mm. Here is the genuine seal of God, and here is the marker of the beast. Tapos, mga minamahal kapatid, sabi ni Pastor kanina, no neutral ground. Mm-mm. So, in the end of time, ang tanong lang doon, tayo ba ay nasettle doon sa katotohanan? Oo. Oo. O nandun tayo doon sa... Confused pa. Hilo pa. Lito. Nalito pa. Oo. So, mayroon pang panahon. The time is now for us to decipher yung pong totoo at hindi. Makikita lang po natin, it's true from the Word of God. Sa salita lang ng Panginoon, doon po natin madi-decipher kung ano talaga yung genuine. Kasi ito po yung issue in the great controversy drama. Pastor Ray. Napakaliwanag, kaibigan, na malalaman natin sa ating pag-aaral kung alin talaga ang tamang pagsamba. Sino ang ating dapat pag-ibigay ang buhay at sambahin para sa una pa lang ay pag naintindihan na natin, naunawaan na natin, ay i-assimilate natin, isakabuhayan natin, at yan ang ating taglay habang tayo ay nabubuhay. Kaya naitatak dito sa isip. Pag naunawaan at sinunod at naging parte ng kanyang buhay, ayan ay nagiging ugali niya. Yeah. Ngayon, pag ayaw mo naman yung kaya yung tatak ng hayop eh, pag ayaw mo naman, kung naunawaan mo na, okay ka dito. Pag ayaw mo, oh, ito ang gusto mo, pipilitin kita, ito ang tatama sa iyo. So yun yung nakikita ko dito na persecuting power, pipilitin niya ang kanyang tatak na itatak sa mga lahat ng mga tao. Kung ayaw mong intindihin, ayaw mong sundin, ito sa kamay. Kaya kailangan tayo sa unang-unang punto dito ay letter E, enduring. Kaya kailangan natin yung matatag, matibay, mapagtiisin na pananampalataya. Na pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalawa, pupunta tayo dito sa may enlivening faith, yung buhay. Yeah, yung buhay active. Hindi buhay, ha? Buhay o aktibo na pananampalataya. Sapagkat dumidiin, lumalalim ang ibig sabihin nito na panlilinlang sa mga tao kung kailan niya nilinlang, paano niya nilinlang nung unang panahon hanggang ngayon ay patuloy na kanyang itinuturo itong tatak na ito sa lahat ng mga nasyon, mga salita, lahat ng mga tao sa balat ng lupa. Bago darating ang Panginoon ay marami siyang malinlang. At huwag nawan sana ikaw, kaibigan, sapagkat sa aral na ito, sa leksyong ito, malalaman mo ang dalawang panig kung saan tayo papanig. Papanig tayo sa Panginoon, ating tagapagligtas. Kaya sabi dito, Pastor Abe, and living in faith, buhay na pananampalataya. Anong ibig sabihin ito? Sa gitna ng kapangyarihan ng hayop, makikita natin dito, Pastor Ray, na itong enlivening faith na dinidiscuss natin ay nananatiling aktibo ang pananampalataya ng bayan ng Diyos sa kabila na ang kapangyarihan ng hayop na nagmula doon sa dagat. Mm-hmm. Okay? Na matatalakay natin na itong hayop na nagkaroon ng kapangyarihan, ang kapangyarihan niya ay nanggaling sa demonyo. Paano yun nangyari? Sa kaaway pa rin. Pababasahin natin, Pastor Ray, doon sa Revelation chapter 12, verses 3 to 5. Yan muna yung basahin natin. Pakibasa po. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. Mm-hmm. At sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. 4. Mm-hmm. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa at tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagka panganak niya. 5. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Oh, ganda. Itingnan natin kung sino yung dragon, Pastor Ray, sa verses 8 and 9. Oh, 8. Sabi dito. Oo.
Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. 9. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel na ay itinapong kasama niya. So kung babalikan natin yung verse 3, Pastor, dito nakita ni San Juan at may isa pang tanda. Nakita niya ang malaking pulang dragon. Oo. To ang demonyo, okay? At ininterpret niya sa verses 8 and 9. Oo. Na nung ginawa ng siya ang dragon ay meron siyang 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema. Kinaladkad, sabi niya, ng kanyang buntot ang 3rd bahagi ng mga bituin sa langit. Ito yung mga anghel na nalaglag dito sa lupa. Na at inihagis sa mga ito sa lupa at tumayo ang dragon sa harapan ng babae. Alam natin na ang babae ay sumisimbolo sa iglesia. Okay? Isang iglesyang dalisay na minahal ng Panginoon. Na malapit manganak. Ito, yung babaeng yun, yung ipapanganak ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tama. So ito ay isang propesiya na ibinalita sa atin ng Panginoon, ipinakita kay San Juan. At ang sabi niya doon sa verse 5, at siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala ng Diyos sa kanyang trono. So, amidst ng tinatawag nating kapangyarihan ng hayop, ano, ang kapangyarihang yaon, maliwanag sinabi ng Biblia ay galing kay Satanas, ang matandang dragon, ang Diablo at tinatawag na Satanas. Ngayon, ang demonyo, inalign niya ang kanyang kapangyarihan una sa paganong Roma, na ito ay sumisimbolo din sa isang paganong kaharian, ang imperyo ng Roma. So ginamit ng demonyo ang Roma upang sirain ang ating Panginoong Hesus, ang anak na sanggol na siyang walang iba kundi ang ating Panginoon doon sa Matthew chapter 1 verses 1 to 20. At kalaunan ang demonyo ay ginamit niya ang Roma upang ipako ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang 'yon, ginamit din ng dragon ang demonyo ang Roman governor at kinondem si Kristo upang mamatay. May proof text tayo yan sa Matthew 27 verse 2, 17 to 26. Then, ginamit din ng demonyo ang Roman executioner para ipako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sa panahon ng Roman Empire. At ginamit din ng demonyo ang Roman soldier upang tuhugin ang tagiliran ng ating Panginoon sa magitan ng sibat. Mababasa yan sa John chapter 19, verse 24. Then, ginamit din ng demonyo ang Roman zeal para tatakan yung libingan ng ating Panginoon na sa Matthew chapter 27, verse 66. At ginamit din ng demonyo ang mga napakaraming sundalo upang bantayan ang libingan ng ating Panginoon. So, lahat ng ito ay nangyari sa panahon ng Roman Empire. At dito, naging matatag ang pananampalataya ng Panginoon. Naging aktibo ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos na gayon din yung mga follower niya aktibong sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Arthur Stanley sa kanyang Lectures on History of Eastern Church, ito yung ebidensya na ginamit ng demonyo ang kapangyarihan ni Constantino the Great. Ang sabi niya, basahin natin sa English, by retiring, sabi niya, to the east, he, Constantine, left the clear for the Bishop of Rome. The papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon the grave thereof. So, ito mga kaibigan ay titignan natin, pag-aaralan natin ng mabuti na ang Diyos, tama yung sinasabi ni Pastor Marvin kanina, binuksan na niya ang katotohanan. Ito ang tama, ito ang mali. Ang decision po ay nasa atin. Kaya nga, nilagay niya yung tatak, yung aral sa noo natin. Kasi ang noo ay center of reasoning. Pwede kang mamili ng mabuti, pwede kang mamili ng masama. Pwede kang sumamba sa Diyos, o po pwede kang sumamba doon sa hayop, na ang hayop naman na yun ay walang iba behind kundi ang demonyo, sinasabi ng Biblia.
Ngayon, makikita natin na ang religious power na ito ay meron siyang universal na kapangyarihang i-enforce. At nangyari ngayon, hindi alam ng karamihan na yung Sabat na kanilang ipinapangilin ay hindi napapaloob sa turo ng banal na kasulatan at utos ng ating Panginoong Diyos. Mm. So makikita din natin sa Revelation chapter 13, Pastor, verses 3 to 4 na ang buong mundo ay namangha at kanilang sinunod ang hayop. At ang sabi ng Biblia ay, at kanilang sinamba ang hayop. Pakibasa, Pastor. 13, verse 3 and 4. Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay. Mm-hmm. Ngunit ang sugat nito na ikinamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. 4. Ang mga tao'y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito. So dalawa, ibig sabihin, ang sabi ng Bible ay sila'y sumamba sa halimaw at sila din ay sumamba sa dragon. Bakit? Nilinlang niya ang mga tao. So mga kapatid, mga kaibigan naming mga viewers, kay palad po natin kasi may Biblia na nagtuturo sa atin kung sino ang dapat nating sambahin. Ang isa pang turo na talagang kinamumuhian ng Diyos ay kiniklaim niya na meron siyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan at kiniklaim din niya na siya ay kahalili ng Diyos. Mm-hmm. So yan ay blasphemy, pamumusong. Kasi laban yun sa ating Panginoon. Hindi lang yung kiniklaim niya na siya ay Diyos, kundi gusto niyang pangunahan ng ating Panginoon. Maling turo yun. Mm-hmm. At alam natin na sa Biblia, nung inakusahan ang ating Panginoon, nagpagaling at nagpatawad, ang sabi ng mga Parisi, "Oy, blasphemy yan. Bakit mo sinasabing Diyos ka ay hindi ka Diyos? Diyos lamang ang may kapangyarihan na magpatawad sa may nagkasala." So yun ang akusasyon sa ating Panginoong Hesus noon ng mga Pharisees at leaders ng mga iglesia. So kung ang tao kiniklaim niya na siya'y Diyos at meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan, yan ay pamumusong sa laban sa ating Panginoon, Pastor Ray. Iba naman si Jesus na siya ay tao tinitingnan. Pero siya naman ay Diyos sa kanyang pagka-Diyos ayon sa pinapaliwanag ng Biblia. Mm-hmm. Pero yung mga tao na kagaya natin na sinasabi mong ginagawa mo yung prerogative ng Panginoong Diyos na nagpapatawad ka ng kasalanan ng tao na kasalanan niya sa Diyos para maligtas ka ay iba naman yun, kapatid. Kaya napakaliwanag dito na ang turo ng halimaw na ito na ang kanyang tatak ay kakaiba at salungat doon sa tatak ng Panginoon Diyos na araw ng Sabat na ating pinapag-aralan ay mag-ingat tayo, mga kaibigan at kapatid, sapagkat malinlang tayo dito sa pamamaraan ng iglesyang ito, ang babaeng iglesyang ito na haliparot, ayon doon sa binababasa natin, Revelation 17, na kanyang nililinlang ang mga tao at maraming naniniwala. Napakahirap ito, Pastor Marvin. Pag tingnan natin, Pastor Ray, Pastor Abby, doon po sa Revelation 12, ito po yung summary ng Great Controversy drama. Okay. Kung saan dito nakita natin na Satan, the arch enemy, is the dragon. Mm-hmm. Right? Then doon po sa chapter 13 ng Revelation, dalawa po yan eh. Mm-hmm. The beast coming from the sea and the beast coming from the earth, from the land. At pag tignan po natin ito, the beast coming from the sea, ay ito po yung power na yung binasa po kanina doon sa 13 verse 2, ito po yung ginamit ng dragon. Para sa ganun ay itong hayop na ito, halimaw na ito, ito yung kanyang ginamit. Kaya kanina itinis po ni Pastor Abby na in the history from the birth of Jesus Christ pa ginamit niya ang Rome. Mm-hmm. Now in history, pag tignan po din po natin si Constantine, inilipat niya noon, nasa Rome siya, inilipat niya yung capital doon sa Constantinople. Yes. Kaya sabi niya kanina, pag napakinggan niyo, naging ghost yung pong naandon. Kaya pag titignan po natin na itong beast power, mm-hmm,
ito po ay gumagamit siya ng human agents. Para sa ganun, yung kanyang hadikain. Hadikain, yung kanyang purpose, oh, purpose. Ay magawa. Kaya, pagtitignan po natin, itong Revelation 13, ito po ay nag-introduce siya ng maling system. Mm-hmm. It is the papal system that was introduced in this one. Hindi po tao, hindi isang tao, pero ang sinasabi po dito ay yung system. Sistema. Na itong system na po ito ay ito po yung Babylon, na kung saan itong Babylon na ito, through the system, nag-introduce siya ng maling mga turo. Nakita niyo po yung connection. Kaya we unveil, kaya revelation, unveiling. So itong hayop po ito na nandito po sa verse 2 sa Revelation 13, ito po yung ginamit. Mm-hmm. Ito po yung system na nag-introduce ng mga maling turo para linlangin. Para siya ay masamba. Tama ba yung Tagalog ko? Para linlangin yung mga tao na hindi sila na-settle doon sa katotohanan. Kaya sa noo yun titignan natin. Kaya yung binasa kanina ni Pastor Abby doon sa 3 and 4, doon sa Revelation, the world marvel. Nagtaka na. Nagtaka sila. Bakit mga minamahal kapatid, the word marvel? Namangha. Namangha sila. Kasi ito po yung religious power. Yeah, ito po yung religious power. He used the government para magkaroon siya ng religious power. Kaya namangha yung sanlibutan sa hayop na ito. And not only that, gusto niya rin na i-introduce yung kanyang universal system of worship. Nakita niyo mga minamahal kapatid, ito yung universal worship sa Creator established na ito. Dahil doon sa Babylon, counterfeit, gusto rin niya na mag-establish ng universal worship. Para ng pagsamba. In opposition doon sa established na katotohanan. Nakita niyo mga minamahal kapatid, napakaganda ito. Kaya from the Revelation 12 sa langit nagsimula na 'yon Yan hanggang the end of time. Kaya mga kaibigan, mga minamahal kapatid, napakaganda na maunawaan po natin ito. Itong the seal of God and the mark of the beast. At the end of time, ito yung system na inintroduce ng hayop na ito. Itong halimaw na ito. Kaya, sabi nga ni Pastor Abby kanina, dalawa yung inintroduce na. Kasi nung previous lesson, pag nakita natin, it is the immortality of the soul. Yun ang kanyang inintroduce. From the pagan niya. Background. Then, ang sunod doon ay tinuro niya na dalawa doon ay yung Sunday sacredness. Ito, maliwanag. Ngayon, mas malalim yung kanyang paglilinlang. Yung sinabi ni Pastor Abby kanina, yung una doon, he claims to be the God. Ito yung system. Yung pag-claim niya ng siya ang Panginoon dito sa lupa, ang sunod niya na claim niya, kasi Panginoon siya, then he has the authority to forgive sin. Kaya, awas dayos ang Panginoon sa langit. Wala na. Ito, yeah. Ito po yung, nakita niyo mga minamalakbay, ito po yung false system na inintroduce itong Babylon na ito. Instead of claiming, baka ko'y nagpatawad, punta ko sa Panginoon. Hindi. Punta ka doon sa human mediator na. Yeah, ito yung full system. Tao na. At hindi lang yun. Pagkatapos po niyan, kasi ang nangyari na, siya ng Panginoon dito. Kaya doon po sa record, pagbabasahin niyo po doon, ang sabi po doon sa history, we hold the prerogative Almighty here on earth. Mapanganib 'yon mga minamahal kapatid. Ito po yung
sinasabi po natin na papal system, yeah, na inintroduce po sa Revelation 13. Maliwanag na itong mga ginawa ng hayop na ito, ang purpose niya, linlangin ang mga tao at tanggalin yung seal of God sa mga tao. Kaya mag-ingat po tayo. Ito po yung system na ipinasok itong beast na ito doon sa Revelation 13. Pagkagandang paliwanag, kaibigan, na nais agawin ng kaaway ang dragon, ang naitatag na ng Diyos na pagsamba sa mga nilalang. Dahil gusto niyang masamba, gusto niyang mabigyan ng prerogative na siya rin ay parang Diyos dito sa lupa, agawin niya. Sabi namin kanina, sa pamamaraan ng paggamit ng mga sistema dito sa lupa, relihiyon, mga iba't ibang grupo at kaharian, yan ay mga gamitin niya upang maipatupad niya ang kanyang adhikain at plano para Manila. Napakahirap yon. Lilinlangin niya ang mga tao sa pamagitan ng mga magagandang turo na hindi naman umuugma dito sa salita ng Panginoon. Yan ay hindi nakapagbabago, Pastor Robin. Hindi mo babago, Pastor Robin. Yeah, yeah. Hindi ka mababago dyan. Patuloy yung kaugalian na makamundo. Pero pag sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos, tayo ay mababago. Papunta na tayo sa panghuli. Na letter E na sinasabi, enabling faith. Yeah. Yung pagganahin, palakasin. Na siya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na may gana na patuloy na lumakad sa Panginoon Diyos sa gitna ng napakaraming mga pagsubok at sa gitna ng tunggalian ng masama at mabuti. At paano ito, Pastor Abe? Yeah, yeah. So itong nakita natin, mga kapatid, ay napakaganda. Despite ng mga persecution na darating, ano? Despite na napakaraming mga pagsubok na darating, panlilinlang, panlililo, at blasphemy na dinidiscuss natin, dito nandito yung enabling, ano, na kailangan nating manampalataya. Sabi doon sa pastor, sa Matthew chapter 10, verse 22, pakibasa mo, Pastor Ray, para mayroon pa tayong time. Oo. Chapter 10, verse 22. At kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Nandoon yung talagang enduring, ano? Pero habang tayo ay active sa pananampalataya, yung tinatawag nating enlivened faith, tapos ngayon ay pinag-ausapan natin yung enabling faith, makikita natin ngayon sa pag-aaral natin yung contrast between between God and between the mark of the beast. So, dito, sinasabi ng talatang binasa natin kanina, ang buong mundo ay sumunod sa hayop. Mm-hmm. Okay? Sinunod nila yung sabat na hindi tito. Pero ang mga nalabi, sinunod nila ang tupa na walang iba kundi ang ating Panginoon, ang tunay na sabat. At ngayon, kapag tayo po, mga kapatid, ay hihingi ng kapatawaran sa Panginoon, dinidiscuss ng lesson natin na meron tayong tagapamagitan na matuwid, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Babasa natin yan sa 1 John chapter 2, verse 1, na sa iyong ating tagapagtanggol, sa iyong ating tagapamamagitan, siya na rin yung ating huwes, ay talagang tayo ay ma-acquit sa ating kasalanan. So, diretso tayo sa ating Panginoon, mapagkakatiwalaan po siya. Ngayon, naintindihan natin na ang Book of Revelation ay nais niyang itaas ang ating Panginoong Jesus. Ang Book of Revelation ay nakita natin na ang Diyos ay meron pala siyang mga anak sa huling kasaysayan ng panahon. Ang Book of Revelation ay pinapakita din niya na ang tunay na katangian ng hayop upang tayo ay makapaghanda sa nalalapit na kaguluhan na darating, na alam na natin kung sino ang dapat nating sundin. So mga kaibigan, ang Sabat, ito ang walang hanggang paalala ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak na lalaki at babae. Nagpapaalala din sa atin na tayo bilang mga tao ay nilikha ng ating Panginoong Diyos dahil sa araw ng Sabat. Kaya nais alisin niya ng demonyo
para mawala sa isipan natin na tayo ay likha ng ating Panginoon sangayon sa kanyang wangis. So, palagian na ipinapaunawa sa atin na tayong lahat ay mga nilikhang nilalang at meron tayong manlalalang na karapat dapat na sambahin at purihin sapagkat siya ang lumalang at lumikha sa bawat sa atin, mga kapatid. Napakaganda. Ito yung pangatlo na pagaganahin ang ating pananampalataya sapagkat sa panghuli, kaibigan, ay aagawin tayo ng kaaway. Kung hindi tayo matatag, sinabi ng Pastor Romy, kung hindi na-settle yung ating isipan sa katotohanan at ito'y pagiging sa kabuhayan dahil matindi ito at mahirap gawin kung hindi na natin umpisahan ngayon. Kaya kaibigan, nakikita natin dito sa leksyon na yung tatak ng Diyos at tatak ng hayop ay wala nang iba, ang sinesentro tinutumbok nito ay ang pagsamba na nakapaloob dito, ang pagsamba ng araw ng Sabat, yung ikapitong araw, at doon naman sa kabila, sinabi ni Pastor, aagawin ito ng kaaway sa pamamagitan ng pagtatag ng ibang klaseng pagsamba at lituhin ang mga tao upang pag malito sila, hindi na sila makasunod doon sa tama, kundi makasunod na doon sa nais ng kaaway. At mahirap naman ang demonyong susundin, kundi ang sundin ang mga tao na mga sistema na tinuturong ito'y nagbibigay ng paglilin lang. Kaya panghuling kuhan natin, kaya, Pastor? Pastor, tingnan po natin, ano, napaganda eh. If we connect those events, doon pa sa Revelation 12, di ba nagalit yung dragon? And ano yung kanyang pinersecute doon? Yung mga nalabi. Nalabi. Yung mga remnant. Mga minamahal kapatid. Then, doon po sa chapter 13, may marka doon, pero mayroon hindi nagpamarka doon sa noo at sa kamay. Sa noo lang. No, yun yung mga nasettled doon sa chapter 13. Then, pagpunta po niyo doon sa chapter 14, ito na po yung dalawang characteristic noong nandun po sa chapter 12 na sa panig ng Panginoon na pinersecute ng dragon. Ito rin yung character noong nandun sa chapter 13 na hindi napamarkahan sa kamay, sa nulang. At sa chapter 14 maliwanag po na sinabi noon na ano yun po ay basahin po natin. Here is the faces of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith. Dalawa yung mga minamahal kapatid eh. Kaya ito pong Revelation 14:12, the keeping of the commandment. Kinakailangan po nito kasi yung Sabbath, ito yung link. Ito lang yung link. It's a golden link that will unite us with the Creator. Amen. Yun lang po, yun eh. Kaya mahalaga po yung keeping the commandments and at the same time, yung pananampalataya na buhay na nakay Kristo. Kaya yun yung mga tao na nakahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos sa kaibigan sapagkat tayo'y patapos na sa ating pag-aaral. Alam ko ay nabuksan sa iyo ang matibay na katotohanan na sundin ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay at ibigay ang buhay sa Kanya upang Siya ay manatili sa atin at tayo naman ay manatili sa Kanya. Hindi nagpapabaya ang Panginoong Diyos. Kung ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, tatanggapin Kanya, patatawarin Kanya, babaguhin Niya ang iyong buhay at manatili ka sa Kanya at sambahin Siya sa tamang pagsamba. Sundan mo ang mga kautusan ng Panginoon sa sundin upang magkaroon ka ng matibay na pagtatapat at mananampalataya sa Kanya hanggang sa huli, ikaw ay Kanyang ililigtas dahil mayroon kang matibay na relasyon at pag-asa sa Kanyang pagdating. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoong Diyos, tanggapin mo ang Panginoong Diyos habang maaga pa sapagkat ngayon na ang panahon ng kaligtasan ayon sa banal na kasulatan na tumatawag ang Panginoon sa iyo upang tanggapin mo siya bilang Diyos
at tagapagligtas. Bago tayo magtapos sa ating pag-aaral at makakarinig po tayo ng isang awitin, at pagkatapos ay pakinggan natin si Pastor Robin sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa aklat ng Apokalipsis. Ipinakita niyo po sa amin ang mangyayari sa huling kapahanahonan. Panginoon, ipinapanalangin po namin na kami po ay tatakan sa aming no, so that we will be settled with the truth. At magkaroon kami ng pananampalataya na kagaya ng aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Kaibigan, ako'y patuloy na umaanyaya sa iyo, na patuloy kang susubaybay sa programang ito, oras ng pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.